What's up mga ka-vlogs? Kumusta kayong lahat? Kumusta kayong lahat dyan? Magandang gabi, ano? Gabi dito sa Riyadh. Hindi ko sana naisipang mag-vlog. Pero sa ganda ng panahon at ganda ng view ngayon dito sa King Fahad Road, at ang oras natin ay alas 7:28 ng gabi, naisipan ko mag-video. Napakaganda. The best talaga ang King Fahad Road mga ka-vlogs. Kung sa view lang, kasi ito yung dito na bibilong sa kalsada nito ang Center of Riyadh, ano? Dito ang sentro ng Riyadh. Along King Fahad Road, Takasushi Road, and Oleya Street. Yan. Kung kayo maglilibot sa Adabab Road, yan. Yan ang sentro ng Riyadh, mga kabans. Kita nyo naman yan, ang mga building, oh. Yan, King Faisaleya. Yan. Sa sentro na tayo ng Riyadh. Napakaganda talaga ng King Fahad Road. Lalo pag gabi, tulad nito. Ganda ng view. Tingnan mo na may mga dates. Mga puno ng tamar. Yan o. Oh. Andyan sa unahan yung Faisaleya. So nagmamamagal talaga ako mga kabrads. Napakakinis. Napakakinis ng syudad. Kahit sa umaga mga kabrads, ano? Sa umaga. Ito yung sinishare ko lang sa inyo. Kahit sa umaga mga kabrads, napakaganda talaga ng sentro ng Riyadh City. Kung dito ito gagala yung mga amo nyo, talagang masisiyahan kayo sa ganda ng lugar, ano? Yun, oh. So, ayan po, biyahe po pala natin ngayon is maghatid na naman tayo ng hadiya, ano? Actually, may vlog tayo na ganito dati, maghatid ng hadiya o regalo sa mga kaibigan ng boss natin. Karamihan mga kabras, yan yung mga at pulubi nila dito, ano? Mga, itong amo kong babae, marami siyang kaibigan na kumbaga ba lower class sa lahi nila, ano? Ganon din si Kulugo. Yan. May mga hinahatan din tayong regalo niyan. Lalo na ngayon, paparating ang Ramadan. Panay-panay na padala ng mga regalo niyan nila. Kumbaga, ang Ramadan kasi pag-aayuno. Tapos pagkatapos ng Ramadan is Eid al-Fitr. Bigayan ng regalo yan mga kabrads. Kumbaga sa atin, Pasko. Yan. Oh, ganda, oh. Punta na dito. Ayan. Tingnan nyo naman yung paligid natin, mga kabrats. So, road trip tayo, mga kabrats, ano? Napakaganda ng King Fahad. So, lagyan na natin tong title na King Fahad Road, Saudi Arabia. Riyadh, Saudi Arabia. Napakaganda. So, usual din talaga dito, mga kabrats, dahil dito ngayon, sentro ng syudad, ano? So talagang medyo crowded itong kalsada na to. Pero sa tanawin naman, lalo kung kayo ay baguhan, ay hindi ka maiinip kahit mabagal lang yung takbo nyo. Paunahin na natin. Yan, be a defensive driver mga kabrads. Pag alam natin gusto niyang sumingit or kumuha sa linya natin, paunahin na natin.
hindi karuwagan yung ibablock pa natin sila, ano. Lugar nila to, kahit man dyan sa atin, maganda talaga nga defensive tayo. Iwas disgrasya, ika nga. Kasi kung gigit-gitin mo yon, magkakalituhan pa kayo nun eh. Diba? Para lang yung naglalakad ka, tapos nagkasalisihan kayo, nagkasalubong kayo, kaliwa kanan, kaliwa kanan. Ganyan yun eh. Ngayon kung di ka mapagbigay, ay maaaring magkabanggaan kung kayo dalawa. Kung wala, kung walang isa sa inyo ang ano, magbigay, ano, mag-giveaway, ika nga. Yan o. Gahatid ako ng regalo mga kabrad. Tapos kuha din tayo ng konting clip doon pabalik sa amin. Kasi ang nakuhanan ko lang, naumpisahan natin yung video na ito. Dito na tayo sa my King Fahad between King Abdullah, no? Crossing King Abdullah Road or Oroba Road, yan. Ay doon kasi sa King Abdullah naman papuntang Imam Saud, hanggang doon sa Alto Mama, hanggang doon sa lugar namin sa Anas bin Malik Road. Ang ganda rin ng view doon mga kabrads. Basta itong along the way King Fahad na ito dito sa sentro ng Riyadh, ganda. Dito yung mga gusali talaga na matitindi. Tapos kuna natin mamaya yung ano, commercial, kumbaga anong nasabi ng paring Wilson ko sa akin nun, kung anong area. Kasi nung dumating ako mga kabrads, nakatinga yung mga building ngayon, no? Tapos ngayon buo na siya. Ang ganda. Parang ano siya, yung finance. Sabi niya, yun yata yung sabi ni paring Wilson sa akin eh, yung kay ano pa kasi yon, project pa ni King Abdullah. Tapos hanggang ngayon napalitan na si King Salman na ano. Siya nagpatuloy. Pero ang ganda nun mga kabrads. So ayan ano, ito na yung ano mga kabrads, pagka umiksit tayo dito itong lugar na ito sa King Fahad, dyan sa pagtapos ng underpass na ito, may exit portion dyan, maaaring mapunta ka na ng Bata. Malapit na yan sa Bata. Makita nyo yung malaking building ng A&B Bank na yan, no? Hindi nga lang ganong kuha sa camera natin, no? Kasi yung ilaw nagre-reflect. Pero yung building na yan, ayan, maaari kayong dumaan dyan papuntang Bata. So ayan mga kabras, no? Ayan, dyan, may exit dyan. Dyan na yung papuntang Bata, ano? Yung Bata is the first commercial center dito sa Riyadh, ano? Andyan yung mga palengke, kung ano-anong mga paninda. May vlog din tayo noon yan. Tapos ngayon, ano na siya, known, mas known na siya as Filipino community area. Kasi dyan talaga tambayan ng mga kababayan natin pagka nag-day off sila, ano? Yung mga nagtatrabaho sa kumpanya. Tuwing Biyernes at Sabado, yung walang pasok, so andyan sila. Nag-chill-chill sa Bata, ano? Dyan rin maraming Filipino restaurants. Maraming Baratillo, parang Divisoria siya, style. So yan mga kabrads, no? Madilim nga lang dito sa loob ng sasakyan at siguro mga 30 minutes pa makakarating na ako dun sa apartment ng kaibigan ng amo ko. So siguro kuha tayo ng kunting clip doon. Ano yung mga kabrads, yung area na yon, yung kumbaga puro sila ano doon, yung mga lower class. Mga building rin siya kasi wala namang bahay kubo dito, di ba? Pero mga nakatira doon, kumbaga mga mahihirap sa kanila pa. Tuwing Ramadan, yung area na yan, yung tinitira ng mga kaibigan ng amo ko, dyan din ako nagbibigay ng mga ano, mga tamit, mga kung ano-ano pinapadala ng amo ko. Tapos pag tuwing Ramadan kasi maraming nakatambay dyan sa mga iskinita nila. Pag may dumaan na sasakyan, alam na nila na nagdadala ng ano yun, mga goods, mga regalo. Eh ako naman, pagka may pumara na, ipagsak ko na. Bigay ko na lahat.
mga pagkain, kung ano-ano. So, resume tayo doon mga maya, mga ka-friends, ano, sa area. So, ayan, nandito na tayo sa looban ng ano area, mga ka-friends, ano, kung saan nakatira yung kaibigan ni Dora. Ni Boss Dora. So, ayan, groggy. Singkit ako, mga ka-friends, groggy. Dahil, alam nyo na, talagang pag may pasok, matindi yung trabaho natin. Punta sa bata, punta kay Dora, balik sa bata kay Dora, tapos yung mga papeles pa ng restaurant ng amo ko, talagang trabaho. Pambihira. Tapos hanggang gabi, tapos gumigising tayo maaga, ano, may pulis dito, gumigising tayo, may pulis dun, mga brats. Grabe na, may pulis na nakahinto sa gitna. Tindi. Pulis eh. Ako, dilim. Dilim, mga kabrads. So, yan. Dito nga, mga kabrads. Ano? Dito yung area. Ang dilim. Grabe yung pulis doon. Nakahinto sa gitna. Ginagawa, ano? Ginagawa mo. Porkit pulis kay... So yan mga kabrads, no? Kumigising po tayo ng alas 5 ng umaga. Ang pinaka pahinga natin, siyempre may pahinga tayo tuwing maihatid, tapos pahinga ng kalating oras, biyahe na naman. Ang pinaka stop natin, mga alas, pag may pasok, ayan, mga alas 11, sa akin alas 12. So yan mga kabrads, andito na tayo. So yan, iakyat ko na lang doon sa building na yan yung ito, yung mga regalo. Siyempre may kasama din ano yan, pera. Ayan, nakasobre. So, resume tayo mamaya pagka tayo alis na. Tapos kuna natin ng video, yung magandang view doon. Pasensya na, groovy tayo. Groovy yung buko lahat-lahat kasi matindi yung biyahe natin sa araw na ito. Ano? Ulas natin, alas 8 na. So, basta. May pasok, grabe talaga biyahe. So okay mga kabrads, resume tayo mamaya. So yun, naibigay na natin mga kabrads, ano? Tumakbo ako. Kasi yung ano mga kabrads, may kwento ko lang. Katulad yan, mayroon pa tayong isang bagahe dyan. Ibigay naman, iabot naman dun sa bahay nung kapatid ng amo natin. Pag nag-abot kasi ako ng regalo dito mga brads sa itong bahay na to, matanda na siya, ano, meron naman siyang cellphone. Siyempre may cellphone siya. Tinatawagan ko nga pagdating ko sa pinaka gate nila or pinaka door kasi ba't tumunog. So yan, so yan, yun na nga, ano mga brads, so ano yan, medyo may matanda na siya, no? Pag nagbigay kasi ako ng regalo dyan mga kabrads, maniobra lang tayo. Pag-aabot mo, ang gusto, tumawag sa amo ko. Eh, may cellphone naman siya. Tapos, naranasan ko kasi yan mga kabrads. Edi, ito, cellphone ko gamit. Nawagan ko si Dora. Usap sila, napakatagal. Habibi, habibi, napakatagal, grabe, halos ng oras. Eh siyempre marami ka pang biyahe, marami ka pang trabaho. Kaya kanina sabi niya, mungkin tasil jawal daw, mungkin tasil. Sabi ko, eh may biyahe pa ako madam, may nag-aantay pa sa akin, may bibigyan ba ako na ano, katulad nyo. Ginanong ko na lang. Pero ganun talaga lagi kong katwiran pag nag-aabot ako dyan. Kasi gusto niyang tumawag gamit yung cellphone ko. Abay, may cellphone naman siya. Pambihira. Pambihira matanda. Eh. Yan, nakakaano eh. Ang tagal kasi pag nag-usap yan sila. Naku. Pag nag-usap yan sila, napakatagal. Halos mag-ano pa. Eh, habibi, habibi. Habibti. Shukran, shukran. Lala, lala.
Sige, napakatagal mga kabrats, kaya ayoko siyang gumamit ng cellphone ko. So ayan, papalabas na nga tayo mga kabrats, ano. Natuwa lang ako kasi tumakbo ko sa hagdanan eh. Sabi ko, madam, marami, may lakad pa ako. Sabi ko, tawagan mo na lang sa cellphone mo, sabi ko. Tayo mga kabrats, ayan. So balik ulit tayo sa King Fahad Road. So resume tayo mamaya doon sa may sinabi ko nga magandang view na naman, ano. So ito nga yung lugar ng kaibigan ng amo natin. Diyos, kita niyo yon, pulis. May pulis. Ayan, sige mga kabrats, resume tayo mamaya kasi may pulis. May pulis. Tawa na lang natin tong pagod natin mga kabrats. Itawa na lang natin. Ayan mga kabrats, no, pabalik na nga tayo sa bahay. So ayan, kita nyo, ganda ng view talaga dito sa King Fahad Road. At ang speed limit po pala dito mga kabrats sa King Fahad Road, ano, is 100 km per hour mga kabrats. 100 kilometers lang po ang pwede nating bilis dito. Yan po yung maximum. Kung lumagpas tayo dyan is nag-check po tayo ng camera. Of course, penalty or fine. Magbabayad po tayo. So huwag po tayo lumagpas ng isang daan sa kalsada na ito. King Fahad Road, mga friends. Yun. Nakita na naman natin yung ano. Kingdom Tower mga kabrats, pabalik na nga tayo, no? So gusto ko lang video yung lugar na ito. Ito kasi mga kabrats, yan, nakita nyo may crossing dyan. Kung makikita nyo sa video natin, yan. Yan yung Maka Road mga kabrats, ano? Karugtong yan ng Corais Road. Tapos ayan dyan, sa mga building na yan mga kabrats, ito yung kalsada ng Maka, ano? Ayan yung nasa taas. Ayan. Dyan nalipat ngayon yung bago nating polo. Dyan sa area na yan. Okay mga kabrats, nalipat na naman dyan mula dun sa noon nasa Dabab, tapos nalipat ng Takasushi Road. Ngayon nandyan naman, nalipat na naman sila. Okay, kasi may vlog tayo nyan kung paano kumuha ng kontrata ng mga kabrats. So nalipat na naman dyan. Actually matagal na, mga 3 buwan na nalipat, ano. So sa mga nagtatanong, na-replyan na rin natin sila noon ng mga nakaraang buwan pa na nalipat na nga dyan. Meron na rin tayong nilagay na address, ano. So ayan, resume tayo mamaya mga kabrats, kasi itong view na to nadaanan natin kanina to eh. Doon naman tayo sa paglagpas ng Kingdom Tower. So ayan mga kabrats, nakalagpas na nga tayo doon sa may gawing Kingdom Tower, ano. So andito tayo, itong bridge na to, ang ilalim nito ang King Abdullah Road, ano. So King Abdullah Road ang ilalim nito. Sa overpass po tayo. So at nanatiling nasa King Fahad pa rin po tayo. Ayan. So yung building na yan, hindi pa rin tapos yan hanggang ngayon. May problema ko kung ano na yan, nag-ooperate na yan. Al-Mujud Tower yan eh. May vlog din tayo noon mga kabrats niya, no? So sa ibang bansa meron din yan, yung ganyang hugis ng building, ano. Ito pala ang ano mga kabrats, ano? Itong kilira na to, ito yung Taiba tsaka Alawis. Sa mga papunta pala dito sa Saudi Arabia, madalas din yung mga amo natin dito, ano? Yan. Dito lang yan sa between King Fahad and King Abdullah Road. Yan. Dito rin yung building na ito, makikita niyo. Pag sinabing Taiba tsaka Alawis, yan. Diyan pupunta yung mga amo natin. Parang tiyanggi-tiyanggi rin dyan, mga gold nandyan, damit, lahat, lahat na nandyan. Kaya madalas din mga amo natin dyan. At napaka crowded ang lugar na yan, sa looban na yan. Hirap pumarking dyan pag dyan gumala yung amo natin. Parang paikot-ikot ka lang. Ang gala pa naman nila is yung galaan time talaga mga kabrats, ano. Ayan, ganda ng view talaga ng mga kabrats. Ganda ng mga building, mga ilaw. So yung ilaw kasi yung nakapagpaganda talaga. Tulad itong building na to, taming ilaw.
Kaso, hindi pala gaano maganda yung sinasabi ko sa inyo mga baka-brads. Kasi hindi nagpailaw pala. Minsan kasi, yung yan, nakikita niya yan. Yan. Yan, maraming building. Bukod sa itong Al-Rajhi Bank na to, itong mataas na building na to na malapit sa atin. Malapit, yan ang kulay blue. Yan. Ito. Itong madilim na to. Pag nagpailaw yung mga rose, ang ganda ng ilaw. Yan yung sinasabi ko sa inyo nung dumating ako dito. Nakatenga yan, yung lahat ng building na yan. Tsaka sa umaga mga kabrads, napakaganda ng mga disenyo ng mga building na yan. Yung mga structural niya, ay hindi pangkaraniwan. Kala mo mga robot ba na natayuan? Ang ganda, ng structural niyan. So mamaya malapitan natin yan. Kukunin natin ng magandang shot. Kaso hindi siya nagsindi ng mga ilaw lahat. Siguro nung mga nakaraang buwan nagpailaw sila. Nung mga kabras, nung New Year. Ito, itong building na to, itong pinakamataas. Diyan, maraming fireworks diyan. Tsaka yung dinaanan natin, Kingdom Tower, tsaka yung Almujud Tower. Ito yung mga building. Sayang, naharangan pala ng mga dates. Yan, yung maraming... maraming gusali na yan. Tapos sabagay, hindi na naman ganong kita kasi hindi na kasi hindi yung mga malulupit nilang ilaw, Yan. Kasi hindi pa talaga nag-operate yung mga brads, under construction pa rin yan. Yan. Ang dami niyan, ang daming building niyan mga brads, dikit-dikit. Tsaka ang ganda ng mga disenyo talaga niyan sa umaga, ay ganda ng mga design. Ganda ng mga design ng mga building na yan. Ang dami niyan. Alam mo nga, isang syudad ng puro building yan . Yan. Yung design yan, ang lupit. Ang lupit talaga. Believe ko mga, bibili. Ito, ito maganda pala ang kuha dito. Yan. So, sa umaga, kitang-kita mo yung mga design niya, no? Yan. Gabi, hindi gaano kita pala. Hindi pala, no? Tapos dito rin. Yan, oh. Yan. Diyan din yung pinakamalaking istasyon ng tren dito mga kabrads. Kumbaga siguro yun yung pinaka main station. Pero hindi lang ako sure ha. Pero ang laki kasi ng station dyan. Sa lahat ng station na mga dinadaanan ko, lalo dun sa malapit sa bahay, may istasyon din dun sa may dulo ng sa may gawing Othman Binafan. Ito kakaiba ang station dito. So masasabi mo na ito yung main station nila. So dito pala, ito yung kumbaga sa atin ni Enchanted Kingdom, ayan. Maglilibot din yung mga amo natin diyan kasama yung mga bata. Ayan, bagong tayo lang yan mga kabrads, parang karnabal. Bagong tayo lang yan diyan. Wala pa isang taon yan. So hirap din sa parking dyan pag minsan lilibot yung mga amo natin dyan kasama yung mga anak nila. Maluwang nga, tamang sobrang luwang ng mga parking ng mga dito mga kabrads, amusement park, kung ano-anong mall. Kaso sa sobrang dami nga ng kotse dito, kasi bawat isang tao merong isang kotse, ubos talaga ang mga parking slot, mga parking area. Wala talagang swertihan pag nakaparking ka ng maayos. So ayan, mahaba-haba na tong video natin mga kabrads, So mayroon ako mga video na ganito mga kabrads noon, So siguro hindi naman masamang maulit. So belated happy Valentine's po pala sa lahat. Pero late na talaga to kasi may upload pa akong dalawang video . Siguro sunod na linggo na may upload. So ayan mga kabrads, nakaship na rin ako ng Anas bin Malik pala. Diretso na ito sa bahay. So dito natin tapusin yung vlog natin mga bros, kasi humahaba na pala to. Hindi ko na napansin, halos ang oras na to. So okay lang, kahit gano'ng kahaba yan. Documentary to. Ayan, okay mga bros, maraming salamat. At magandang gabi po sa ating lahat. Dahil gabi dito sa Saudi Arabia ngayon, alas 8:30 na.
So dyan sa Pilipinas is madaling araw na habang ginagawa ko itong vlog na ito, ano. So isang mapagpalang madaling araw dyan sa inyo, mga kabrad, sa Pilipinas at sa buong mundo. Isang mapagpalang gabi, isang mapagpalang araw. At babay na po, dahil dumilim na. O dilim nung daan. God bless us all. Adjourn, mga kabrad. Hanggang sa muli.